Mga kwentong pambata. Prinsesa Pastorella. Noong unang panahon, sa isang kaharian sa malawak na dagat ng asin, nakatira ang isang hari na nagngangalang Reynard Roser na kapag uminit ang ulo ay tila isang leon. Ipinagmamalaki ni Haring Reynard ang kanyang anak na si Prinsesa Christabel, na tulad ng lahat ng maharlikang Roser, ay pinanganak na may kulay lila na balat na mukhang rosas. Ang napakaganda kong anak, sa madaling panahon ay ikakasal ka sa isang prinsipe at balang araw ay magiging kanyang reyna at may pagmamalaki ng iyong ama. Ngunit hindi alam ni Haring Reynard na nahulog na ang loob ni Prinsesa Christabel sa isang kabalyero na si Clarence. At dahil sa takot sa hari, sila ay nagpakasal ng palihim. Sa kinasamaang palad, nalaman ng hari ang balita tungkol rito. Mga taksil! Sarili kong anak! Mga kawal! Hindi! Nakulong ang mag-asawa. At makalipas ng ilang buwan, nagsilang si Christabel ng isang babaeng sanggol. Tulad ng lahat ng isinilang na maharlika, mayroon ding kulay lilang rosas na balat ang sanggol sa kamay. Oh, mahal kong anak! Mahal na mahal ka namin! Ngunit delikado kapag nanatili ka rito dahil hindi ka matatanggap ng lolo mo. At kaya napagdesisyonan ni Prinsesa Christabel at ni Knight Clarence na ipadala ang kanilang anak sa mas ligtas na lugar. Alice, kailangan mo kaming tulungan. Ilayo mo siya mula rito at dalhin sa ligtas na lugar. Heto, kunin mo ang mga hikaw ko bilang pasasalamat. Nanginginig sa takot si Alice habang nasa isip ang gagawin. Ngunit ang mga hikaw ng prinsesa ay higit na malaki ang halaga sa kung anong mayroon siya, kaya sumang-ayon dito. Madaling naglakad si Alice sa kalagitnaan ng gabi at binagtas ang kakahuyan habang iniisip ang ilang daang kabayo at galit na mga kawal na humahabol sa kanya. At sa wakas, nakarating siya sa labas ng isang nayon. Hindi ko na kayang magpatuloy pa. Dito na kita kailangang iwan. Patawarin mo ako. Mabigat man ang loob ni Alice, iniwan niya ang sanggol sa ilalim ng puno na balot ng kumot. At pagkatapos ay umiiyak siyang tumalikod at tuluyang umalis. Mapalad ang batang babae dahil nang gabing yun, ang pinuno ng nayon na si Malibius ay papauwi sa kanyang tahanan mula sa kakahuyan nang makita niya ang sanggol. Diyos ko, may isang sanggol sa gubat na ito. Tumingin sa paligid si Malibius. Ngunit walang sino man ang mag-aalaga sa sanggol. Naghintay siya ng ilang oras at nagpa siya ring iuwi ang sanggol. Alice, naihanap mo ba siya ng mabuting tahanan? Ano? Nagpahinga lang ako sandali at itinabi ko siya sa akin. Pero pagkagising ko, wala na siya. Ano? Lumipas ang mga taon at ang munting sanggol na pinangalan ng Pastorella ay lumaki bilang isang masiglang dalaga. Minahal ni Malibius at ng kanyang asawa ito na parang tunay nilang anak. Ha! Panalo ako! Lahat ng mga pastol sa nayon ay hinahangaan si Pastorella dahil sa tapang at pagiging mapagpakumbaba nito. Ngunit kahit ang buhay niya ay puno ng saya, takot naman ang nagahari sa kaharian ni Haring Reynard, kung saan isang nakakatakot na halimaw ang bumibisita sa kaharian buwan-buwan, nananakot ng mga tao at kinukuha ang kanilang mga alagang tupa at mga manok. Magpadala ng anunsyo! Kung sino man ang makakahanap at makakatalo sa halimaw, ay mabibigyan ng malaking gantimpala! Maraming sumubok, ngunit walang nakatalo sa nasabing halimaw. Hanggang isang araw, isang kabalyero na nagngangalang Calidor ang napadaan sa nayon ni Malibius. Mukhang malayo pa ang kaharian ni Haring Reynard. Siguro'y magpapahinga muna ako rito ng ilang oras. Tumungo siya sa mga pastol na malugod naman siyang tinanggap. Simple lang naman po ang pagkain namin, Ginoo. Dahil sa mapagpakumbaba at palakaibigang paraan ni Calidor na panatagang loob ng mga pastol,
Naglibot siya sa di kalayuan, kasama ng mga ligaw na bulaklak at kulay berde ng mga dalusdos. Nakita niya si Pastorella na sumasayaw kasama ang mga babaeng pastol. Sino yun? Siya po, siya ang anak ng pinuno ng Nayon, si Pastorella. Tiningnan siya ng maigi ni Calidor habang umiikot siya sa ilalim ng araw. Di naglaon ay dumilim na at nagsimula ng magningning ang mga bituin. Kailangan ko nang umalis. Sino ang gidoong yun? Isa siyang naglalakbay na kabalyero. Ang pangalan niya ay Calidor. Siya. Binatang kabalyero, saan ka papunta? Kay Haring Reynard. Hindi ligtas ang kakahuyan sa gabi. Doon ka muna sa bahay namin at bukas ka na ulit maglakbay patungo sa kaharian. Napakabuti po ninyo, Ginoo. At kaya, kinaumagahan, nagpasalamat si Calidor kay Malibius at naghanda na muli sa paglalakbay papunta sa kaharian. Bagaman, hinahanap ng kanyang mga mata si Pastorella. Biglang, narinig nila ang sigaw ni Coridon. Nang lumingon sila, nakita nila si Coridon tumatakbo papalapit sa kanila. Kinabahan bigla si Malibius nang makitang hindi nito kasama si Pastorella. Coridon, ano yun? Nasaan si Pastorella? May isang malaking tigre na umatake sa amin doon sa may kakahuyan. Naiwan po doon si Pastorella. Ang anak ko! Huwag kang mag-alala, Malibius. Ibabalik ko siya sa'yo. Tubungo agad si Calidor sa may kakahuyan. Nang makarating siya roon, nakita niya ang tigre na nakaharang kay Pastorella at unti-unting papalapit na ito. Hiya! 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 Nang makita ang apoy, tumakbo ang tigre papunta sa malalaking mga puno at tuluyan ang naglaho sa gubat. Si Pastorella, na namangha sa tapang ni Calidor, ay pabirong nagkunwari na nawalan ng malay. Tulungan mo ko! Pastorella! Dali-dali siyang binuhat ni Calidor at tumakbo ng mabilis papunta sa Nayon. Magiging ayos din ang lagay mo. Di naglaon narating na nila ang Nayon at kaagad na tumalon si Pastorella mula sa mga kamay ni Calidor. Salamat! Alam mo, hindi talaga ako makapaglakad sa sobrang pagod. Nagpapanggap ka lang? Nakita mo sana yung mukha mo! Pero salamat sa pagligtas sa akin! Pastorella, anak ko! Ikinuwento ni Pastorella ang lahat ng nangyari kay Malibius at kung paano siya sinagip ni Calidor. Labis akong nagpapasalamat. Pakiusap, tanggapin mo ang aming imbitasyon na manatili sa aming Nayon ng ilang araw. Nais naming ipakita kung gaano kami nagpapasalamat sa iyo. Pinaunlakan ng kabalyero ang alok ni Malibius na manatili muna sa Nayon dahil na rin kay Pastorella. At hindi naglaon, nahulog din ang loob ng dalawa sa isa't isa. Bakit ka nga pala pupunta sa kaharian ni Haring Reynard? Upang hanapin ang halimaw, talunin ito at palayain ang mga inosenteng mamamayan mula sa takot. Hinangaan ni Pastorella si Calidor dahil sa angkinitong katapangan at labis siyang nagpapasalamat dahil pinagtagpo silang dalawa. Ngunit di naglaon, dumating na ang araw ng pag-alis ni Calidor para hanapin ang halimaw. Habang nakaupo sila sa tabi ng sapa, nalulungkot siyang iwan ng mag-isa si Pastorella. Pangako, babalik ako sa iyo kapag napatay ko na ang halimaw. Asahan mo ito. Bigla ay nakarinig sila ng namamaos na bulong mula sa mga halaman. Isa itong grupo ng mga tulisan na nagbabalak salakayin ang Nayon. Ngayong gabi na ang panahon! Sasalakayin natin ang buong Nayon sa loob ng isang oras dahil mga pastol lamang sila. Bumalik na tayo at magbabala sa lahat. At nang maggabi, sumalakay ang mga tulisan na walang kaalam-alam na pinaghandaan na sila ng mga taga-Nayon. Ano? Ano?
Anong nangyayari? Huwag kang tumingin sa malayo. Hiya! Ang mga tulisan ay nagsimula ng umatras pabalik ng kagubatan. Ha! Ha! Ngayon, iniligtas kita. Ha? Ano yan? Tiningnan ito ni Kalidor at laking gulat niya nang makita ang malaking kulay lilang ngipin na nakasabit sa leeg ng pinuno. Saan mo nakuha ito? Sabihin mo! Dahil sa takot, sinabi ng pinuno kay Kalidor na nakita niya ang ipin malapit sa nagngangalit na ilog. Nagngangalit na ilog? Ang gubat doon ay mapanganib para sa kahit sino. Sa tingin ko, doon nakatira ang halimaw. Kailangan kong magtungo roon ngayon. Sasama ako sa'yo. Maaari akong makatulong. Tiningnan siya ni Kalidor at ngumiti. Ang tapang mo talaga. Sige, pero dapat kang manatiling malapit sa akin. At nagsimula na ang paglalakbay ni Pastorella at Kalidor patungo sa nagngangalit na ilog. Ito ay isang lugar na ang tubig ay dumadaloy ng masidhi at humahampas sa mga matutulis na mga bato. Maingat na nakatawid sina Pastorella at Kalidor mula dito. Tingnan mo, malalaking bakas ng paa. Siya! Narito siya! Mula sa dilim, lumabas ang isang nakakatakot na halimaw. Kumikislap ang mga mata nito sa galit at nang umungol ay makikita ang nakamamatay nitong mga kulay lila na pangil. Hiya! Lumaban sila ng mahusay, ngunit sadyang malakas ang halimaw para sa kanila. At doon nagka-idea si Pastorella. Pumunta siya sa likod ng halimaw habang abala ito sa pakikipaglaban kay Kalidor. Tama na siguro yan! At tulad nga ng inaasahan ni Pastorella, habang papaatras ng lakad ang halimaw, natalisod ito sa malaking bato at natumba! Yes! Bilis! Naikulong nila ang halimaw at dinala ito kay Haring Reynard. Sa wakas, nahuli na ang halimaw! Mga kawal, dalhin to sa kulungan! At talian ng pinakamabigat na kadena. Nagpapasalamat ako sa inyo. Ibibigay ko ang kahit anumang hilingin niyo. Ang totoo po niyan, kamahalan. Kung hindi po ako tinulungan ni Pastorella, hindi ko magagawa ang lahat ng... Ang balat! Paano ka nagkaroon ng balat ng mga maharlikang roser sa iyong kamay? Siya ang prinsesa! Si Alice, na nakatayo din doon at nasa kasalukuyang edad na, ay namutla sa takot dahil alam niyang lumabas na ang katotohanan. Alice, sinong prinsesa ang tinutukoy mo? Isiniwalat na ni Alice ang buong pangyayari sa hari at nang matapos siya, lahat ng tao sa silid ay nagulat. Ang sarili ko nga po ang nagligtas sa atin at naging masama ako nitong mga nakalipas na taon. Mga kawal! Palayain ang aking si Christabel at Clarence ngayon din! Pinalaya ang mag-asawa at di naglaon ay nakapiling na ang kanilang nawawalang prinsesa. Labis ang iyak nila habang yakap ito. Kami ay kami nangamba ng labis para sa'yo. Oh, mahal kong anak! Christabel, anak ko! Sa nagdaang panahon nagkasala ako sa inyo ni Clarence. Magagawa niyo pa ba akong patawarin sa lahat ng maling ginawa ko bilang iyong ama? Si Christabel ay isa pa ring mabuting anak at kahit matapos ang ilang taon, pinatawad pa niya rin ang ama. Hindi pa rin makapaniwala si Pastorella na nahanap na niya ang tunay niyang mga magulang at sa paglipas ng panahon, nakita niya rin kung gaano naging mabuting pinuno ang hari. Hindi rin niya nalimot ang mga magulang sa Nayon. At laging bumibisita rito, hindi bilang prinsesa, kundi bilang anak na si Pastorella. At sila naman ni Kalidor ay ikinasal na at namuhay ng maligaya. Natutunan ni Haring Reynard ang kanyang aral sa buhay
Natutunan niyang hindi iba to ang desisyon sa ibang tao. Ipinasa na rin niya ang kanyang korona kay Pastorella. At di naglaon, sa ilalim ng maghiting na pamumuno nito, nagpatuloy ang pag-unlad ng kaharian ng Roser.